Sinagot na ni Coach Tim Cone kung magdadagdag siya ng player sa pool ng Gilas Pilipinas. Sinagot din niya ang usap-usapang pagpasok umano ni RJ Barrientos sa pambansang koponan. Hindi rin niya pinalagpas ang issue kung bakit hindi niya pinaglaro sa OQT si Mason Amos. At ang pinakalatest, inamin niyang pinanood na niya ang ilang video ng laro ng New Zealand para sa nalalapit na second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Isa sa mga tinalakay ni Coach Tim Cone sa isinggong presko ng pagdadagdag ng player sa pool para sa Gilas Pilipinas. Tanong, ano ang desisyon ni Coach Tim sa issue? Magdadagdag ba siya ng players? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa totoo lang, hindi talaga. Hindi namin palalawakin ang pool. Kasi konti lang ang oras na meron kami para sa preparation. Mas mahirap yung pagtuturo sa team kung malaki yung pool. Kung meron kang 18 players sa team, ituturo mo sa lahat ng yon yung system mo. At mahirap gawin yon, lalo na kung 10 o 7 araw lang ang pinag-uusapan natin dito. Okay, so guys, walang plano si Coach Tim na palawakin pa yung pool. Nasagot na yung mga tanong natin kung may papasok pa bang iba or wala na, di ba? Alam na natin ngayon na yung mga dating players nung OQT na ginanap sa Latvia, sila rin ang sasalubong sa New Zealand at Hong Kong ngayong Nobyembre para sa torneo ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Kung titingnan nating mabuti, may point naman talaga siya doon kasi ang hirap magturo sa maraming players. Well, kung sila na lang yon, yung 12 na sinabak natin sa OQT, wala nang turuan yan. Diretso practice na lang sila dyan. Mas malaki yung bentahe na mag-perform ng maayos kasi alam na niya yung system. Alam na nila yung sistema. Hindi na sila maninibago dyan. Sanay na sila doon. Yun ang advantage. Ang disadvantage naman siguro is yung injury. Sakaling magka-injury ulit yung iba, wag naman sana, di ba? Mas mabigat. Kulang ulit ng players. Pero again, sanay na si Coach Tim ko na sumabak kahit kulang ang mga players niya, kahit gipit na sa oras at sa panahon. Matapos niyang sagutin ang issue ng pagdadagdag ng players sa Gilas Pilipinas, niliwanag naman niya ang issue tungkol sa kumakalat na balitang isasama niya si RJ Barrientos. Dahilan, bakit niya umano kinuha ito sa nakaraang PBA draft? Ano nga ba ang totoong Coach Tim? May chance ba si RJ sa Gilas Pilipinas? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Dennison Ray Dalupang na Inquirer. Malayo pa yan ngayon. And again, batang-bata si Barrientos. Pwede siyang nasa pool 3 or 4 na taon mula ngayon. Pero hindi mo alam kung ano magiging composition ng Gilas Team sa hinaharap. Malino naman yung sinabi niya, pwede siyang nasa pool 3 or 4 na taon mula ngayon. Pero meron siyang reservation. Hindi daw kasi natin alam kung ano yung magiging composition ng team sa hinaharap. Meaning, pwedeng idagdag si RJ ng mas maaga sa panahon na sinabi niya, di ba? At posibleng mangyari yan kung hindi pa rin maging okay yung inaasahan niyang point guard ng team na si Scottie Thompson. Kung natatandaan natin, binanggit niya sa isang interview na hindi pa rin niya alam kung makakasama nila si Scottie sa second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers na gaganapin dito sa atin yan. Sa Nobyembre na po yan. At again, kalaban natin dito ang New Zealand na malimit tablado tayo. Tambak tayo kapag kalaban natin sila. Isa rin sa kalaban natin dito yung Hong Kong. Yung Hong Kong, medyo kampante tayo kasi tinalo na natin sila sa unang window. Pero yung New Zealand, kailangan nila ng solid na lineup doon para makabawi sa kanila at makapagtala tayo ng perfect record dito sa qualifiers. Kung hindi diretsong sinagot ni Coach Tim ang tungkol sa pagpasok ni RJ Barrientos sa Gilas Pilipinas, diretsahan naman niya sinagot ang tanong kung bakit hindi niya isinabak sa makbangan si Mason Amos sa kampanya nila sa Olympic Qualifying Tournament. Tanong, ano nga bang dahilan ni Coach Tim? Bakit nabangko si Mason Amos? Tutukan natin si Coach sa report ni Dalvin Jukino ng Rappler. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi namin pinaglaro si Mason ay dahil bago siya sa koponan at hindi namin siya naipasok ng maayos sa sistema. So ito na yun guys, hindi nila naipasok sa sistema si Mason Amos. Kung matatandaan kasi natin, biglaan yung pagpasok niya sa team. Bagamat reserve siya doon, nakapasok lang siya matapos ma-injured si Jamie Malonzo. Pero dahil limited yung oras para sa preparation, hindi na nila siguro nabigyan ng attention si Mason Amos para turuan ang sistema ang ginagamit nila dyan. 10 lang kasi yung preparation nila eh. Kasama na doon ang friendly games versus Turkey at Poland na ayon kay Coach Tim, nagbigay talaga ng malaking bentahe sa kanila, magandang direction sa kanila para sa kampanya nila dito sa OQT. So siguro kapag pumasok na si Jamie Malonzo,
posible mawala ulit si Mason Amos. Ilalagay ulit siya sa reserve. Anyway, bata pa rin naman si Amos. Sigurado rin tayo na marami pang chance na maipasok siya sa team sa mga susunod na pagkakataon in case na may baguhin or magbago ng strategy si coach team para hubugin yung mga players niya dito sa Gilas Pilipinas. Sa nasabing interview kung saan sinagot niya ang issue kay Mason Amos at Abarrientos, tinalakay din ni coach team ang pagsagupa ng Gilas sa kupuna ng New Zealand. Tanong, ano na ba ang ginagawa nila para paghandaan ng New Zealand? May sorpresa ba silang ibubulaga sa kanila? Tutukan natin si coach sa report ni Olmin Leyva ng PhilStar. Sa ngayon, wala pa kaming masyadong nagagawa para sa window ng Nobyembre. Gugugol tayo ng mas maraming oras habang papalapit yan. Pero pinanood ko ang laro ng New Zealand kasi isa sila sa mga nangungunang kupunan sa mundo. Lalabanan natin ang New Zealand dito at magiging isang napakahirap na laro to para sa atin. Pero umaasa kami na sana masorpresa natin sila at gawin yan sa harap ng ating home crowd. So base kay coach team, wala pa silang masyadong ginagawang preparation para sa New Zealand. Pero aware naman siya na dapat talagang paghandaan kasi nga malakas sila eh. Hindi naman niya ikinaila na pinanood niya na yung video ng laro ng New Zealand. Para sa akin, paghahanda na rin yon. Sinisilip niya na kasi yung posible niyang gawin kapag nakaharap na nilang New Zealand dito sa MOA kung di tayo nagkakamali. Doon sa sinabi niya magiging mahirap, totoo yon. Normal talaga yon. Hindi pwedeng pagwalang bahala ang tigas ng New Zealand. Katulad ng Gilas na biniyak ang Latvia sa OQT, biniyak din po ng New Zealand ang Croatia sa score na 90-86. Sa OQT din po nila yan. So hindi biro, di ba? Mabigat din yung moral na dala nila pagpasok ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers sa Nobyembre. Ayon pa rin kay coach team sa panayam pa rin ng media, magbibigay talaga ng problema sa Gilas ng New Zealand kasi halos lahat sila pare-parehong malalaki bagamat hindi sila mga 7-footer. So preparation talaga kailangan nila dito para mapataob natin sila. So guys, maraming salamat.